Hi, Ash. Yes? I was just wondering if pwedeng makigrupo sa inyo kasi wala pa akong kagrupo eh. Sorry, we're full. Pero apat yung kailangan, diba? She said puno na kami, Sheen. It means hindi ka na namin kailangan. Please, wala kasi akong kagrupo eh. Tsaka kayo na lang naman yung kulang. Malay ba namin kung hihilahin mo kami pababa? Mamaya, pabigat ka na sa grupo namin eh. We don't want someone na hindi namin lubusang kilala. Right. Okay. Sorry. She's so annoying. Can she read the room na hindi natin siya gusto? I mean, bakit natin siya tatanggapin, di ba? Bagsak tayo. Ano nangyari? Tingnan mo yung second page. May comment ni Ma'am na copy-pasted daw yung gawa natin. Ano ba, Angela? Sabi mo hindi nagbabasa ng output si Ma'am. Eh, yun yung sabi sa akin eh. Pero baka fake news yun. Stupid. Everyone, I'm very happy with your outputs, especially Miss Sheen, who got the highest score kahit na nag-individual siya. Very impressive. Congratulations, exempted ka sa next quiz natin, okay? So she's smart. Anyway, magkakaroon tayo ng last group project for this semester. I'll just post the details in our group, but the deadline would be next week. That's all. Hi, Sheen! Hi. Can I see your output? Yeah, sure. Ang taas! Congrats, Sheen! Deserve mo to. Grabe, girls. We finally have a smart girl here. Thank you. Anyway, may kagrupo ka na ba para sa last output natin kay ma'am? Wala pa eh. Great! Tinatanggap ko na namin to be our groupmate. Welcome, Sheen. We're very, very sorry sa asal namin last week. So, saan tayo gagawa? Ayoko nga. What? Disappointed yata kayo sa score na nakuha nyo, kaya gusto niyo na akong kagrupo. Disappointed? I heard copy-pasted yung output nyo. Yee! Deserve bumagsak. Are you for real? Sabi ni ma'am, bumuo ng grupo for our last output. Ikaw na nga itong nilalapitan, choosy ka pa. Mali ko ba kung hihilahin niyo ako pababa? Mamaya, pabigat lang kayo sa akin eh. Ayoko pa naman sa mga taong hindi ko lubusang kilala, lalo na yung mga manggagamit at plastic. Magsosolo na lang ako. Kaya niyo na yan, tatlo naman kayo sa grupo eh. Hatiin niyo kung alin sa mga website or articles ang ikakopy-paste ninyo. Good luck. Kayo kasi. She's such... Mga pre, di mo na ba kami papakopyahin, Gael? Ayaw mo na ba kami maging kaibigan? Sorry na. Malapit naman na matapos yung natin. Konting kopya pa. Gagraduate na kami. Mga loko. Ano ba kasi yun? Wala kaming pampautang. Manahimik ka kaya muna, Kayden. Manahimik ka kasi, Lucas. Pakainin. Mamaya hindi na tayo libre yan. Kulit? Tagal mo kasi magsalita. E di kami na nagsasalita para sa'yo. So eto na nga, nag-away kasi kami ni Cindy. O tapos, aawayin mo rin kami. Medyo malala yung away namin and baka mag-break na rin kami. Oh, baka meron kayong ano? Ano? Baka meron kayong marereto para yun, hindi ako magmukhang kawawa na single agad ako. Seryoso ba? Oo. Gusto ko rin kasi ipakita sa kanya na mas nauna ako makahanap kaysa sa kanya. Yun lang pali! Gusto mo ba, pre? Oo naman. Gusto mo talaga? Oo nga. Gusto mong masapak? Chill, Lucas. E di wag. Ikaw ba, Kayden? Meron ka ba dyan? Gusto mo? Gusto mo? Eh, unfriend kita, hindi lang sa Facebook. Habang buhay na rin. Ha? Huh? Grabe ka naman, pre. Ang tingin mo sa aming dalawa, Consentidor. Kaibigan na rin namin si Cindy. She's really kind and inaalagaan ka nun. Tapos ganyan ka? Okay, fine. Magkaaway kayo yan. Pero, do you really have to do this, pre? Magpapareto ka kaagad when you know to yourself that you can still fix your relationship? Alam namin kung gano'n ka ka-head over heels kay Cindy at gano'n din siya sa'yo. Nakita pa nga namin kung paano kayo nagsimula 4 years ago eh. Nagkaroon din mo kayo ng malalaking away before. Alam namin na maaayos nyo rin yan. Baka naman tulog ka pa kaya ganyan takbo ng utak mo. Baka naman hindi to si Gael. Kahit siya may kasalanan kung bakit kami nag-away? Kahit na! Ang pangit ng approach mo sa issue nyo. Ano ba kasi pinag-away nyo? Nag-bake si Cindy ng cupcakes tapos sobrang alat. Hindi ko alam sasabihin ko. Okay. Seryoso ba? Cindy! Hindi ko alam kung matatawa ko sa reaction ninyo or mababa ako sa mga sinabi ninyo kay Gael eh. Prank ba to? Oo. Nag-usap kasi kami ni Cindy na iprank kayo kung may mairereto ba kayo kapag magkaaway kami. Tapos grabe, hindi ko naman in-expect na ganun kayo kaseryoso. Pre, kapag nagseryoso ako, napapa-English ako. Halata naman, di ba? Ako rin eh. Napapa-English din ako. Mukha lang akong tatanga-tanga at bobo sa mat. Pero hoy, 98 grade ko sa friendship subject. Mag-jowa nga kayo, parehas takbo ng utak ninyo. Huwag yun na ulit gagawin yun. Naapektuhan ako eh. Yung dugo ko tumataas.
Sorry, Kaden and Lucas. Ipagbe-bake ko na lang kayo ng cupcakes. Yan ang gusto namin. Nox! Seryoso ko sa sinabi ko kanina. Sobrang alat ng cupcakes na binake niya. Tara sa bakery! Nawalan ako ng gana. Oh, masakit ang tiyan ko. How about sinigang? Guys? Huwag na, Bi. Huwag na ipatikim sa kanila ang sinigang mo na puro asukal. Okay. Tara na. Ikaw nila yung pagluluto ko lagi. Hello po, Denise. Pwede ka ba maistorbo? Hindi. Thank you. So, kamusta ka ngayon? Kapag sinabi ko huwag mo ako istorbohin, kabalik tara ng gagawin mo, diba? Ano mo nababasa mga galaw ko? 10 minutes. Ano kailangan mo? Nakamusta ka lang. Bakit? Masama bang kamustahin ka? Napansin ko kasi medyo nagiging grumpy ka na this past few days eh. Akads ba? Feel ko akads eh. Kasi kapag may bigay ng quizzes, assignments, seat works, di ka mapakali. Masyado mo yata ang pinagtutuunan ng pansin. Halata ba? I mean, blackmate mo ko eh. Malamang mapapansin ko yun. Tristan, ikaw lang ang blackmate ko na ganyan sa akin. Kaibigan mo ako. Concerned friend. I'm fine, you don't have to. Eh di wag. Ayaw mo talagang nagkikare ako sa'yo? Eh di wag. Good morning, Denise. Good morning. Ay, hindi na pala ka tabate. Tsaka hindi na pala ako caring. Oh. Akala ko. Shh. Don't talk to me. Kunin mo na lang. Ano ba to? Nasaan na yun? Ito yung handouts na kailangan ko sa isang subject ah. Huwag kang magpaka-stress masyado. Kumukulot bangs mo. Denise! Ano na naman, Tristan? Oh. Ano to? Kumain ka habang nababasa. Makakalimutan mo naman kumain dahil dyan sa ginagawa mo. Niluto mo? Hindi. Hindi pa ako marunong magluto eh. Pero binili ko yan sa, sa karinderya kanina umaga. Thank you. Hindi ako nag-aalala ah. Hindi ako nakikare sa'yo. Hoy, Denise. Oh. Ano to? Birthday mo, diba? Happy birthday. Bukod sa family ko, ikaw pala yung nakakaalala ng birthday ko. Seryoso? Ikaw lang naman ang masasabi kung kaklose ko rito eh. Hindi ko naalala birthday mo ah. Nakita ko lang sa calendar ko. Sa calendar mo? Hindi ko alam kung bakit nandun eh. Ano ba to? Eh! Mamaya mo na tignan! Calculator. Nag-struggle ka 2 days ago sa quiz natin kay Sir. Nawala ng battery yung calculator mo. Kita ko frustration tsaka disappointment sa mukha mo kaya ayan. Regalo ko Sir calculator. Hindi man ganun kalaki pero... Malaking bagay para sa akin to, Tristan. Thank you. Hindi mo alam kung gaano mo ako nagpasaya sa regalong to. Wala yun! Tsaka hindi kita tinititigan 2 days ago ah. Masyado lang akong observant. May gusto ka ba sa akin, Tristan? Grabe na talaga matatalino ngayon. Napaka-straightforward. Oo, bakit? May reklamo ka ba? Bawal ba? Paano yan? Wala akong masyadong alam tungkol sa'yo. Okay lang yun. Ang alam ko lang, favorite color mo, black. Palagi mong hinahawi yung buhok mo kapag naiinis ka. You love to scrunch your nose kapag kinikilig ka. You always pick your nose kapag nangangati yun. You always squint your eyes kapag may pinagdududahan ka. Your favorite drink is soda and you prefer history than any other subjects. Yan ba ang walang masyadong alam sa akin? Tsaka unlike you, wala pa akong mabibigay sa'yo na kahit na ano. Wala ko naman dapat na ibigay sa akin. Ang mabibigay ko pa lang sa ngayon ay ang salitang gusto rin kita, Tristan. Sumalangit na ang puso ko mamamatay na yata sa sobrang gulat. And gusto ko malaman mo na gusto pa kita makilala ng sobra-sobra. Upo tayo. Ha? Huh? Magkukwento ako to ko sa pagkabata ko hanggang sa mga nangyari kanina. Upo tayo, Denise. Magpakilala ko. I have some good news. Ano yun, Ace? Kasama ako sa math competition next week. Ay, we? Paano? Anong paano, Brea? Highest ako sa exam, diba? In-announce pa nga ni Ma'am. Oh, okay. I mean, I get to compete with other schools. So, ano nga ultimate kinukwento mo, Clara? So, ito na nga. Kahapon kasi. Look! Niyan! Nanalo ko sa competition. Ah! I'm so happy! Yeah. Oh. Ha? Bakit? Ano ba gusto mo reaction namin? Wala man lang congrats. Para kasi hindi naman kayo masaya para sa akin. O diba sabi sa'yo, magdadrama na naman yan eh. Para naman kasi napaka-big deal ng congrats sa'yo. Of course, big deal yon kasi kaibigan ko kayo. Mana yan, puwet ka na siguro kakaaral.
Tama. Para sa akin din. Congrats, Ace. Galing mo. Thank you, Hannah. Congrats ulit, Ace. Para saan? Di mo pa ba alam? Kasama ka sa honor list. Talaga? Yep. Deserve mo mag-celebrate. Kind day sa labas. Ano meron? Kasama ako sa honor list. Talaga? Weh? Oo nga. Talagang makakasama ka kasi di ba mayaman magulang mo? Anong sinasabi mo dyan, Rhea? Bakit? Totoo naman, di ba? Kaya ka lang naman nagiging representative ng school, tsaka kaya ka kasama sa honor list kasi may kapit ka. Aminin mo na, friends mo naman kami. Oo nga, tsaka baka mamaya is pinangalan sa'yo kasi you're born to ace the quizzes and exams because of your connections. Hindi totoo yan. Nakita namin yung advisor natin na kausap yung mama mo noong nakaraan. Baka mamaya may bagong pinipish sa competition for ace kapalit ng pera. How can you both say that? Wala kayong alam. Kaya kausap ni mami yung advisor natin kasi nagpapasalamat siya for guiding me. We're just saying na ang unfair kasi palaging ikaw is. Give chance to others naman. Nabibigyan naman ng pagkakataon yung iba. Sadyang ayaw nyo lang aminin sa sarili nyo na bobo ay yung dalawa kaya ganyan kayo kay Ace. Hannah. Sabi mo? Sakit ba masampal ang katotohanan? You can even clap for her. Hindi nyo man lang masabi na, congrats Ace. Sobrang deserve mo yan. Hindi eh. Unang marka niyo sa kanya, puro pagdududa. Anong klase kayong mga kaibigan? Kaibigan namin siya. Kaibigan na Ingetera dahil nakakaangat yung isa niyong kaibigan. Oo nga naman. Kaibigan nga talaga kayo. What about her connections? Matalino't masipag si Ace. Hindi niyo lang talaga matanggap yun. Ako nga na hindi niya nakakasama palagi. Kitang-kita yun eh. Kayo lang itong mga bulag-bulagan. You can't convince us. What is 20 raised to 2? Sige nga. 40. Oo nga, 40. It's 400. Huh? 20 raised to 2 is 400. 20 times 20 is equal to 400. That's basic math. Dami mong alam. Bida-bida. Kitams? Tara Ace, i-celebrate natin lahat ng mga na-ace mo except with your fake ace friends. Galing mo. Nablanko ako sa sarili kong tanong eh. Kala ko rin 40. Buti hindi ako nagmarunong. Magmumukha rin akong bobo. Tara! JK, pwede ka ba maistorbo? Kinakausap mo ako? Hindi ba halata? Hindi lang ako makapaniwala na kinakausap ako ngayon ng pinakatahimik at pinakamahiyain kong blockmate na si Sai. Ako to si JK, ang love expert at expert sa love na mas eksperto pa sa isang love advisor. How may I help you? Hello? Miss Sai? Are you here? Huwag na lang pala. Kapag umalis ka sa harapan ko, mamalasing ka sa pag-ibig, sige ka. Pero kapag nandito ka pa rin sa harap ko, paiibigin kita. JK naman eh. Mamili ka na, dali. Well, hindi ako naniniwala sa mga curse. Eh bakit nandito ka pa sa harap ko? Ibig sabihin, okay lang sa'yo paibigin kita. So, palpalin ko kaya yung pagmumukha mo. Nakakairita. Naiirita ka na sa lagay na yan? Eh parang mo lang ako nilalambing eh. Ano ba kasi maitutulong ko? Ano mamin kapag may crush? Ano? Paano umamin kapag may crush? Sige, Sai, bilisan mo pa para may maintindihan ako. Paano umamin kapag may crush ka sa isang tao? Huwag mo akong tawanan, please lang. This is embarrassing. Uy, hindi kita tinatawanan, ha? This is my hindi makapaniwalang best luck. Huwag mo rin ako asarin. Bakit kita aasarin? Inapagdaanan ko na rin yan. Eh, si Sai, may crush na. Umamin ka lang. Let your feelings out. Crush kita. Huh? Ganun lang umamin. Paghanga lang pali. I like this guy. Huh? Like? As in, gusto? Sino? Kailan pa? Gaano mo ko gusto? Kilala ko ba? Tropa ko ba? Tiga-ibang school ba? Or K-pop idol? Yeah, as in, I like him. E di sabihin mo, I like you. Ganun lang? Hmm. I like you, JK. Ganun lang ba? Oo. Huwag ka masyado mahiya. With feelings pa sana. I like you so much, JK. Tama na. Baka matuwa ko masyado at isipin ko ako yung gusto mo. Paano kapag may iba siyang gusto? I like you pa rin. Paano kapag wala pala akong chance sa kanya? Dito ka na lang sa akin. Huh? Yan ang sasabihin niya sa'yo kapag nalaman niyang gusto mo siya.
Paano kapag sinabi niya na yun pero hindi niya alam na gusto ko siya? Eh di tanga siya. Manhid siya. Eh di tanga at manhid ka. Oo, tanga at manhid ako. Visit. Huh? Mr. JK na mas expert pa sa love advisor, ano pong may advice niyo sa amin ng taong gusto ko? Ano pong next na gagawin namin para hindi na kami parehas nahihiya sa isa't isa? Mag-date na yun. Ano? Mag-date na yung dalawa. Sige, hinaan mo pa. Mag-date tayong dalawa, Sai! Eh, wag na lang pala. Baka nagda-daydream lang ako. Kapag umalis ka sa harapan ko, sige ka. Hindi na kita kakausapin forever. Pero kapag nandito ka pa rin sa harap ko, edi wow. Sabi ko na eh, nagda-daydream lang ako eh. Kapag nandito ka pa rin sa harap ko, aamin na ako sa'yo na... Na? May tumutulong uhog sa ilong mo. Ito palang totoong ugali ni Sai, ha? Mahiyain daw, tahimik daw. Eh, mas nananaig pa yung kalokohan mo eh. Kasi I like you and whenever I talk to you, feeling ko nasa labas ako ng comfort zone ko. I feel safe around you, JK. Free ka ba bukas? Bakit? Pwede ba tayong mag-date? Aamin lang ako na mas gusto kita, Sai. Okay, let's do that.